Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. So in this video po, mag-unboxing muna tayo. Kasi alam niyo naman, kakatapos ko lang ng Christmas. Pinamamas ko po! And meron akong gustong i-share sa inyo. Wow naman! Wow! So last day kasi may mga nagbigay din sa akin ng regalo. Sana all. So, konti lang naman. Kapal na mukha mo! Pero yun yan. Sa lahat kasi ng regalo na yun, merong bukod tang regalo na sobrang na-miss ako kasi hindi ko siya inaasahan. Hindi totoo yan. So ito yun ay... Ito. Tanga talaga. Ito ay ang... Tcharin! So, digital matetester. So, yan. Diba kita? So mga hindi nakakaalam, napakahalaga ng isang digital matetester sa field ng electrical at electronics. So, yun. Masaya lang kasi meron akong sarili digital. So, meron din kasi akong analog. So, ito yung ginagamit natin dati, di ba? So, halos same lang naman siya. Ang kaibahan nga lang, pagdating sa analog, medyo mahirapan kapag mag-reading ka. Kasi kailangan titingnan mo yung needle natin. Hey! That's pretty good! So, dito naman, mas mabilis mo siya makikita kasi automatic na siyang lumalabas. So, yun. So, before we start, kailangan muna natin magpasalamat. So, thank you so much, Sir Alvin Academia. So, Merry Christmas, sir. So, salamat sa regalo nyo. Pinamamas ko po! Yan, shoutout tara pala. Hindi ko alam pala. Hindi ko nung shoutout. So, yun. Start na natin. Ay, ito pala yung Tanga talaga! Ito yung sponsored video. So, nagkataon lang na ito yung brand niya, Preston. So, ano ba? Siyempre, di matang makakopi, di ba? Thank you. Start na tayo. Siyempre, unang gagawin, tatanggalin natin sa box. Kaya ang unboxing lang. Tanga talaga! Ayun, tanggalin natin. Tanggalin yung box, ah. Di para sa mga... So yun, tcharin! Tanggalin natin siya. Ang laman niya ay bayong. Hello? Kaman ba? So ito mahalaga to kapag hindi mo kabisado. Siyempre pag bago ka pa lang tapos hindi mo siya kabisado, mas maganda na basahin mo talaga yung manual natin. So ito yung magiging game siyempre. So for safety natin kasi siyempre baka masira mo siya or hindi lang, baka masira. Then next yung test run niya. Battery. So, ang battery niya ay 9 volts. Nakakapagtaka lang kasi hindi siya nakamalos. So, di ko lang sure ha. Siguro tingin ko dapat pag bumibili kayo nito, make sure lang na nakabalot siya. Kasi syempre, kung battery kasi, ang alam ko, binabalot talaga ito. Kasi, yun nga, baka kasi may ma-short sa terreno. Katulad nito, pinapasok naman siya ng buhos. So, pag na-short to, may tendency na ma-discharge or mag-spark siya. So, hindi totoo yan. Dapat may balot to eh. So, tingin ko, tinanggal na itong balot nito nung pinesting siya. No? So, hindi ko lang may crystal talaga. So, yun. Kung mga nakakalam, comment na lang. Sorry. Then, yung mismong... Auto-tested niya. Okay ba lang? Kasi wala siyang dilaw. So, parang meron pa siyang holder siguro. Like, holder. Anong tawag dito? Parang case. Ayan. So, ito goma. Lapang battery. Then, merong spaghetti. Walang spaghetti, walang ham. No! Walang mema. So yun, kapit na natin. Ang matesting na. Pag nasira natin, baka pwede pa ibalik, di ba? Baka may warranty pa to.
Dito sa lang natin. So, ayan. Then, ito yung makikita niya sa loob niya. So, ito makikita niya meron lang siyang fuse, ah. So, ito naman protection naman to. Sakali lang magka-problema or mabaligtad kayo, ang bibigay is yung fuse muna. So, and then, kapit ko natin siya sa supply. So, supply naman, hindi naman kayo magkakamali. Kasi, sa mismo connector niya, hindi na siya masalaga siya mababaligtad. Yun, kabitan natin, positive yung pula, tsaka negative yung ito. So, numbers lang naman ito. Parang nakaklip na. So, ayan. Tapos, position natin siya. Ako nakahiligan ko lang talaga na bago ko ibalik yung takip, tinitesting ko na agad. So, ayan. Yun, nagka-power naman siya. Sabihin, okay naman yung battery. Balikan natin. Kasi nahirap lang. Kasi, yun nga. Pag binalik mo yung takip, tapos pag on mo, walang power, bubukas na naman. So, ang hassle nga lang. Kahit dalawang tornillo lang. Siguro, pag-ugalayan ko natin. Ayan. Sarawa ko na. Bago pa na. Hindi ko na sure kung naalala niya pa. Ito na kasi ginagawa para ma-reposition mo yung screw niya. Kasi hindi siya malastic. So, plastic lang kasi ito eh. Plastic siya. Siyempre, since nandito lang naman to, I mean, nandito na to. So, itry na natin. I-test na natin yung mga component natin kung mag-okay siya. So, para pa at least kung hindi, babalik natin kay Sir Alvin. Okay, testin natin. So, yun. Start muna tayo sa resistor. So, yan. Unahan nyo, i-select nyo siya sa resistance. Tapos yung sa resistance siya. So, ito, may iba-ibang range siya. So, hindi kasi katulad ng ibang digital multi-tester na i-select mo na siya sa resistance tapos naka-automatic na siya. So, ito, pipili pa kayo ng range. Depende sa susukatin nyo na resistor. So, ito, since ang color coding niya is nasa 560 ohms, so, isa-set ko na siya sa 2000. Kasi pag 200, hindi na siya, tingin ko hindi na siya gagana. Hindi totoo yan. Pero try natin. Sa 200. Yan. So, yun niya. Hindi na siya nare-read. So yun, set natin sa 2,000. Then, check natin. So yun, 554, 556. So yun yung resistance niya. So okay naman siya sa 560. Pasok pa naman siya. So next, yung isa nating resistor. So ito naman, nasa 100k yata to. So syempre, hindi na siya aabot sa 2,000. So hindi na siya pasok sa range na yun. So mag-increase tayo. So abot natin sa 200. Then, select natin. Ayan, 100.5.4. So, yun. Ibig sabihin, okay itong resistor na lang ito. Then, okay rin yung ating resistor. So, next, ito, resistor ulit. So, ito naman, 330 ohms. So, syempre, select ulit natin siya sa 2,000. Kasi lagpas na siya 200. Tingin na lang. Tanga talaga! So, yun. Ito naman. So, yan, 338.39. So, yun yung resistance niya. So, good din ito. Then, good din ito. Next, dumako naman tayo sa DC. So, sa DC, ang masasample ko lang sa inyo ngayon is itong ating battery. So, DC naman is ito yung kuha niya. Isa-select niyo. I mean, dito niya isa-select. So, ito. Ito naman sa mga bababa na yan, ha? Mga millivolts na yan. So, since ito, battery is 1.5. So, ito na tayo sa 20. Next naman is, syempre yung negative muna. Yung negative is yung nasa ilalim, ha. So, yan.
kasi yung magkahiwakan yung ano. So 1.29. So medyo na discharge na pala ito ng konti. So yun, bilibin okay yung sa DC nya. So next, check natin yung sa AC naman nya. So ito naman yung sa AC natin. So kung makikita nyo, 200 lang yung range nya. So no choice tayo, kailangan natin dagdagan or isagad siya sa 750, kasi syempre ang lumalabas sa kabul tayo sa ating outlet or sa supply sa Philippines 230-220. So syempre pag select ko siya 200, di siya kakayanin. So select natin sa 750, then test natin yung outlet. So at wala, hindi ko ba nagagalaw? So ayan, hindi pala nagdidikit. So 237, 236. So ayan, ibig sabihin okay rin yung sa AC nya. Then yung sa ibang part naman is later on na lang natin itesting kapag meron na tayong complete na mga electronic component. So katulad nito, sa mga transistor kasi ito eh. So since wala pa tayong transistor ngayon, hindi natin siya ma-apply. So pero tarating na tayo, bibili tayo ng transistor. So yun, so matatal, okay yung ating digital matatester. Bagong digital matatester. Bago. Let's make a partner ng aking analog. So yun, hindi na siya maging malungkot. Char. Bye. So thank you so much for still watching this video. Kahit hindi ito video tutorial, parang nangingit lang talaga ako. Kapal ng mukha mo! Sana all. So yun, naisipan ko lang talaga siya i-content kasi later on kasi talaga gagamitin natin ng ating digital multitester. So mas maganda at least nakita niyo kung saan siya galing. So yun lang. Ano ba? Nangatid ako. So yun. By the way, my name is Art and I'm your handy engineer. So see you on our next... See you in our next... Bye. Eric is my brother. Let you hear now. Namamas ko po. Namamas ko po. O, yan na. Tumatanggap po pala ako ng mga regalo. Let's try lang.